niya. Yung piyo ko na nakatali, at ito ko mga lungsit nga, at ito box, di sana na, di dyan nga, kula na ayaw talaga kakapsa. Kaya, some have said, brothers and sisters, that Peter didn't write this letter because the subject and style is somewhat different than 1 Peter, 2 Peter. Yet, the purpose of the two letters is quite different. Kunana dito yung kakapsa. 1 Peter was written to encourage Christians under the threat of violent persecution. Pero sa 2 Peter was written to warn those same believers of the danger of false teachers and harmful influence. Grabe kakapsa, ni-influence siya. Kaya hindi nga tiyempo. And even today, my beloved, grabe ang influence siya. Tilubong! Kakapsa, kahit tinakasakas-kas ang ito'y, imbes po mga dagiti Kristiyano, di man influensya, karagiti, awan ti Diyos tibiyak na, ngang tinakasalat na tingit, dagiti awan Diyos tibiyak na, di man influensya, karagiti ada Diyos tibiyak na. Yun ang malaking problema, mga kapatid. Nangyayari noon, at ngayon nangyayari pa rin. Kaya, be careful, my beloved brethren. No? Are you still there? Sabi niya dito, mga kapatid, sa 1 Peter, Peter was in the city called Rome when he wrote this letter. It is in surat ni Pedro na ito, at ijay siyudad ni Roma, ayat na nakakapsa. He expected to die soon, matmatay ni Pedro. Kita din nakapintas. Matmatay ni Pedro, pampapabilir pa ilan. Kaya niya, matmatayan ako yung kanina ni Pedro ti panakatay na akin bababa ti ulo na ngailan sana ti cross sana pinuran. Ganon siya namatay si Pedro. Ang tindi, si Prophet Isaiah kakapsat rinagagida nga ginudwa niya na akin bababa ti ulo na nga pinagkayang na sana rinagadi ayat na kakapsat na napisi. Ganon sila noon. Pero hindi po nila tinalikuran ang kanilang Diyos. Handa nga tinalikudan at sipot na ang muda ng oray ng matay na ibagi ni kararwada mapag-ibisido ng itiapo. Amen. Peter died on a cross about 35 years after Jesus returned to heaven. So, hindi man rokin niya ang Jesus na ministro kakapsa 30 years old na, aking ganat 33 years old. Ni Pedro ininatay kakapsa 35 years old. Years after Jesus returned to heaven, sabi niya dito. At that time, Nero, who was the evil ruler in Rome, was killing Christians. Tagturay ka na yung takachempo, iti Roma, iso ni Emperador Nero, nga papatayin na dahil iso amin na Kristiyano nga dayo ko ni Apo Diyos dahil takakapsak iti Arabin na ini. Peter wrote this letter in the Greek. Apay nga ta? Greek language. In New Testament times, many people could speak and read the Greek language. This means that the good news about Jesus could spread easily. No, nag-translate ka nga sa ini pagsa sa Oti Grego, ini sa Oti Apo, un Evangelio, adu timayat amang basa, kaputa maawakan da. Gamuta agwa na ti Griego. O, for example, kata tayo, napaglan tayo kayo lukano. Tiintod na kada tayo na Biblia ka ti Griego. At naman na pala ng isang mga magbasa. Kati mo nga maawatan ti Griego. Ngunod ti maawatan tayo kat Ilocano, wano Tagalog, wano Ingles. Aba, at natinagkat tayo magbasa, kaputa maawatan tayo. Kas dyan ini, iso nga kaputa na i-translate na isurat ti Griego, kaya kiti Grego mo lang ang pagsasao, adun din ang basa, kat na iwaras ni Evangelio, ni Apo tayo ng Kristo, kaya itakachin po pala ang niya. So this morning, how can I be sure I'm a Christian? Kasanot pa nang sigurado yung kakapsat na daayog at pod ng Kristiyano? Ayaw na nakakapsat. At ang nagiti na imula, kaya kiti panpanong at tagidi, nga nung nagbunyak tayong kakapsat, kiti simbaan Kristiyano tayo. Ketika kita kalau tak gampang tak handa kamu mak Kristiano, wrong. Kakak saya nggak sosok dia. Tipe tipe nuah Kristiano isu dah dari di nama dia kan Kristo suruh dan dah dari di bilbilin dah. Kakak saya siapa nak kekuana dia jadi tipe nuah Kristiano. Agresif tayo ayat dan kakak saya.
Isu ngayon na ito nga kanito, hanong nga gamutan na bunyagang kan sa Kristiyano kan wrong, kakapsa. Nya? So, hindi na ito nga kanito, no Kristiyano ka, ato pa lang nagili, agwurwurot, di paano nga tayo, ano nga takot, mga tanga Kristiyano, ah? Nya? Ang dami tayong talong, agaan nga tapot lang, di putpundo mo pamamati. Di, born again Christians ka, di ka talaga mo maisalakan. Nya? Ano yung karaputputong nga relisyon? Awan, di pa kayo sa lakanan ng relisyon. Kita handa. Laos na si Talisay. Kaya hindi ko na. Nagubuhang-buhang miso. Yan. Ano na kitigi? Sa rotsut kayo, ayat ang nakakapsak niya. Ngamlaglagin ko niyo. Once nga inawat mo ni Apo Jesus itibiyak mo, isot pagturayot na Apo, isot ti Diyos itibiyak mo, kakapsak, inso kung tibiyak mo kankwana, ang tuntuloy na nakserti kankwana, sigurado nga maisalahan ka. Amen. O para nang tayo ng disino. Hallelujah. Okay. Why Peter wrote this letter to the Christians, brothers and sisters? Peter wrote this letter for three reasons. Una, mga kapatid, no? Sabi na dito, he wanted Christians to be stronger. Agsipon ta ni Pedro, kaya't na nga naging Kristiyano, kaya't agbalinda ang kanayon na napiksa. Walang pumipiksa pa eh. Napiksa, napipiksa, kapipiksaan. Yon ang gusto ng Panginoon, mga kapatid. Sabi niya dito, 2 Peter chapter 1 verse 4. Una na dito eh. Babae ni tinadyosan na panakabalin na, na ited ti amin ang kasapulan tayo, tapno masurusuro tayo ti agbiyak, kasput nga Kristiyano. Maigapula ito'y iti panakaapo tayo kini Kristo, anangayag ka na tayo, tapno mairanod tayo iti bukod na atayag, ken kinaimbang. Kastoy iti panangtid na ka tayo, kada iti na indaklan, ken napapateng asagot, nga inkarina tapno, malisyan nyo iti panakadadael. Ang pinarway dagiti na inlubungan at arigagay ken na iranod kayo itinadusan akasasaad na iso nga kakapsa in palagip ni Pedro na ito'y kanagitipun unangan ang mati na uray pa itata ayat na kakapsa na lagilagipun tayo di kinapate di panangaya di Diyos ka na tayo tintay pa nagsertikan kuwa na panapakatay na amoyo ayat na kakapsa. Karagay ito yung panawin, sigun kakapsat iti, panag-resist tayo, panagdamdamag tayo, panagiti kagabagyan din nga, papastor mo nung gagayon tayo, nagagugayang dagiti Kristiyano nga naglaminis, iti ito'y nga panawin. Nagagaw kakapsat. Imbes nga, kuna ni President Rodrigo Duterte, nga tunggal balay, at nakakapsat iti kapilya. Ano tayong Tagalog na diyayin? Tahanan magiging bahay sa bahay. Oo. Bawat tahanan, bahay sa bahay. Bawat pamilya, may kapilya. Yun, mga kapatid. Kadijay, man-mano din nakakatsap. Man-mano, kakapsap. Kung uray pa'y nagiging Kristiyano, man-mano, tinakakatsap ka rin po'y kakapsap. Tapi at da, matinang nga inatatupag da, imbes na mabangon kakapsap, iti close relationship ni pamilya, imbes na nabangon iti family devotion, imbes na mabangon iti naragragsapay na pamilya, wala. Ang nangyari, mga kapatid, TikTok nagmanmalan. Haan kayo nga mabain nga nakashort kayo lang milyones di mangguy-buya kada kayo pintiyan malulong nung naagda tayo di kapilya kas lang nila bulutong na nakatakder nga di tayo makuti dahil di bagi tayo kunang tapagbaging natama anak o diba? Ano kayo niya? TikTok tayo, dito na, ibang uri, magbagada na, bakit tayo, kasta parang kami ang Apo Diyos, ibagbagada lang, nakasla. O, di ba? Kakapsa. Ang titiktok tayo nakas dyan, nakamisigisig pa, takilikili yun, kakapsa, di yun ay makita din dyan.
Ngam na para kini Apos, apay nagkirog, nagigipagipa yun. Kakamsama, nagkirog, Apo na. Mahirap, mga kapatid. Bakit? Anong nangyari sa katawan natin? Kaya dapat ituto natin para sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Palakpakan po natin ang Diyos. Most Christians want to grow in the Lord, especially when they are new in the faith. But open as time goes on. Ito ang masakit. The enthusiasm to grow begins to fade. Mangruging ang decline. Mangruging ang bumaba. Mangruging ang maaw-awalin katapsa. Amuyan din ko na tapay. Pastor, di ka muna tamo may dita church, sir. Namunangan at gangganat kami ng panjigili. Abuy at tulangan di live streaming eh. Okay na nyo, nawawala na yung ano, eagerness sa nila na pupunta sa bahay sa bahay para purihin ang Panginoon. Mga kapatid, imposible, ilan-ilan lang mga Kristiyano ang nakatutok sa live streaming. I tell you the truth. That's the survey. Kaya nga nalulungkot yung mga karamihan ng mga pastor. Umiiyak sila na sabi nila, unahin nyo naman ang live streaming natin dito sa church bago kayo mag-scroll, sinasabi nila, mga kapatid. Dahil, sa totoo lang po, apagbit lang at tinalagyapan na dyan live streaming, ako, amen, po na naman, dahil kung tikas na kasano na i-preset niya, Sister Carla. Pagkatapos, mag-escape na, oh, scroll na scroll, hanggang maghapon na yan. O sabi mo sa katabi mo, talagang natamaan ako. Tingnan natin, ganito ang problema noon, ang impluensya ng sanlibutan. Grabe ang nangyayari noon. And even today, my beloved, kaya nga, ay tell you, alam nyo lang, uray damagin nyo ito ganyan, Apo Diyos, nung muno na kayo, nung kasano ng isang sangit din igles at ay ipul, tap nun awan ko matimarsing, kaya at kikit na tayo kuhamin, kaya mamang tayo kuhamin, di pagkariyan ni Apo, palakpakan tayo ng iso. The Bible encourages us to stay strong in faith and trust in God for all things, my beloved. Laglagi po tayo, mauray ni Biblia, grabe na kapsat, basalan tayo, kakapsat. Kunari, 1 Peter 5:10, and the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Palakpakan ko natin ang Panginoon. Kasalan din ito yung abanlutong kakapsat, laglagi po tayo ni Apo Diyos. Ipalubos tayo nga ma-restore na binibiyan tayo nga ng spiritual. Inikas na pumiksa tayo, kanagpalit tayo nga natin ka. Hindi pa nag-serving and kwana. How to be strong in times of crisis? Take it as a challenge. Challenge ito. Kahit anong mangyari, paglalaban ko. Di ba? Magpatuloy ako sa paglilingkod. Kaya ng mga sinasabi nyo sa Facebook, ipaglalaban ko ang pag-ibig ko. Uray na lutlot, mapangkalata. Uray na tuto, mapangkalata. Uray na agape karpyo, ang libas na kayo mamapang. Ipanag-inag mo lang, ngayon patay mo, yayayan ng bride. Are you still there? Stay positive! Amen! Stay away from negative people! Di ka dekan ka, nakapapapan ng church sir, brother. Na, mapadala na ang panan, di ka raya. Nakipiknik tayo ka nung huwag, ang pasulay dyan. Patagdama, napaka nakipiknik, amen. Hindi ka may nakikimong si Mangpat ka, at turist ka, gondunan. Stay away from negative people. Get around with Christians who have a strong faith. Amen! Mabagay ka ni Pastor Juma. Pabigsahan na kayo, bakit ang pastura dyan nila? Ngam nung mapanwasan kang tay Christian o tay patang na tao na nakarap-karo pa, hindi problema ng musika ang pala kayo magdumaw. Mare! Insinan ako ni kumpare! Ayang pata to! O, sakit inarakot kayo at anang arot. Asin ka maatay na pigpigsa. Ako na na, kaya niyan mare! Nandiyan ang Panginoon, hindi kanya pababayaan. Kahit anong mangyari, pag-pray mo lang yan, babalik yan. Pagkatapos bumalik si Mister, at ito ang naging theme song nila, mga kapatid.
love this winner the second time around. yung naghiwalay sila, ang team song nila nanay eh, bakit ka kumaliwa? Yun. Pero nung nakabalikan sila, ay nako, ang sarap pakinggan yung team song nila. Nakalimutan ko yung ano eh. Trust His Word and pray always to God. Amen? Yes. Praise God. Be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. Yun ang sabi ng ating Panginoon mga kapatid. Pangalawa po, may silang oras. He also wanted to remind them about the true Christian beliefs. Ito po ang nangyari. Ito po ang sinabi ni Pedro sa mga Kristiyano noon, mga kapatid, no? He also wanted, kaya naunay, may palagip kadakwada, iniputputungan na Kristiyano na pumati. Amen. Gawin nila ito, eh, kagumahan yun, eh, inayon, tikinaimba. Yan. Ini pamati yun. Ini kinaimba, inayon yun, ipanakap mo. Ini panakam mo, inayon, ini panak tepel, ini panak tepel, ini panak giptor, ini panak giptor, ini panak buteng ini Diyos. Ini panak buteng ini Diyos, ini ayak kanan kakapsangan, ini ayak kanan kakapsangan, ini ajusan naya. Dan ito, ini kababalin, amasapul yo, ket no na wadwanda ka na kayo, agda ket ka ito, ket abungan to, ini panakam mo yo, kini apo tayo, ang Jesu Kristo. Wow! Sister, ibang-iba ka na. May malaking pinagbago sa buhay mo. Ibang-iba ka na talaga. Kitang-kita ako. Ano yun? Sa'yo'y may bagong pag mangyayari. Halatang-halata sa iyong mga galaw na ikaw ay na ang Diyos ay naghahari. Sabi niya doon, nakalimutan, takal na kasi si Tarayali, bakit yung injury na pakantay yan eh. No? Pakantay mo ulit. Praise God. But if you don't grow, oh ito, ang problema. But if you don't grow, you are like someone who is nearsighted. Blind. So, tayo ko lang patay, arap. Nearsighted. Dito kayo, English ni arap. Nearsighted. Or blind. And you have forgotten that your past sins are forgiven. Yung kadyaan mo, anak ko, nanahan yung arami ng digitoy, ay nako, kasla kailang ara, unubulag kayo, kuna na ayaw na ramsa, kat nalipatan yun, kuna na, nga napakawalin, hindi na hindi basbaso yun, iso ka at tuloy kayo mga serpiti Diyos. Amen! Ngayon, isa siya naman nga wala na ito'y arap, ken, nalipatan na, araugasan ng kaligiwas basol na, hindi na palabas. Ito yung mga Christian beliefs, pangtangat na basahin. Christian beliefs concerning God. There is only one God. God is Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. God is perfect. God is omnipotent. God is omnipresent. All everywhere. God knows everything. God created the universe. God keeps the universe going. Dilitin ka po, mamaki tayo nga ni Apo Diyos, kastoy ka sa saad na. God intervenes in the universe. God loves everyone unconditionally. I want to unconditional true people have to comply with various conditions in order to achieve salvation. Human beings can get to know God through prayer, worship, love, and mystical experiences. Human beings can get to know God through God's grace, that is through His love and His power. God the Son, Jesus Christ the man. God lives on earth as Jesus or man. He's a man, He's a God. Jesus was both holy God and holy man. Dito do mga kasekta at namamati nga ni Apo Jesus Christos. Kaya mo na taulaan na tinibig niya salitaan na nga Diyos pa iso na. Amen. Jesus was born to human woman, Mary, but conceived of the Holy Spirit. Diyan Matthew chapter 2. Because Jesus was wholly human, He was subject to pain, suffering, and sorrow like other human beings. Jesus was executed by crucifixion in Prosta, but rose from the dead at the resurrection after 3 days. Jesus' life provides a perfect example of how God wants people to live. Jesus died on the cross so that those who believe in Him will be forgiven all their sins. About the Holy Spirit naman. After the resurrection, Jesus remained on earth for only a few days before going up to heaven. Jesus promised that He would stay with His followers. So after He went to heaven, He sent His Spirit to guide them. The Holy Spirit continues to guide, comfort, and encourage His church. Amen.
Tumpay mo man. Ano pa-chill tayo? Nakastuti ka sa saan? The Father, the Son, and the Holy Spirit. And the last, but not the least, he wanted to emphasize that Jesus Christ will return soon. Daytoy, ipalagin mo ka na kayo, mula ni Pedro. Diyo ka ni Apo, nga sublin, nga sinin ka ni Apo Jesus. Nung kita nyo yung problema, daytoy, pili. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at buleng pagparito ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi namin ipatay, ibinatay sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nagsaksihan ng aming mga mata ang kanyang kadakilaan. Natanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kaluwalhatian. Ito'y nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit na nagsabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito, sabi ni Pedro, mula sa langit sapagkat kami kasama niya nang ito'y maganap sa banal na bundok. Ijay, John. They will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory, with a great sound of trumpet. Matthew chapter 24, verse 30 to 31, mga kapatid. And Revelation chapter 22, verse 2 at 12, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Amen. Kinura ni Apo Jesus, dinggan niyo, umaasubli akong, tanggal-tanggal ko, dahil ipanggun ko na, ngayon ko itong galmay sa kasbayan nato, iti inaramid na. Amen. Ito ang malaking problema. Una sa lahat, dapat ninyong malaman sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa nasa ng laman. Pagkatawanan tayo. Sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating. Hindi ba? Yun ang sabi ng mga tao. Nasaan na siya? Dignan believer, namatay na ang ating mga ninolo, ngunit wala pa rin pagbabago. Buhat ng likhain ng mundong ito. Ay, natayo ni Abraham, natayo ni ako, natayo ni Isaac, kunana, dahil ininulo tayo. Ngayon, ayaw mo ba't ipagbabaliwan na, pagbabago ng akang buhat, kunana, ng linikha ng mundong ito. Manipot na iparsalay kung nalubo. Pero, mga minamahal, sabi ni Pedro, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. Diyan may isa, nga aldaw tayo sa 1,000 kiniyako Diyos na kaway. Kita nyo? Grabe no? At ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng iniakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon. Diyan pa nagsublina. Hanggang nadagdara sa tiumay. Kaya ako man tiumay. Nung kita nyo timensahe na dito, verse 9. Ulitin ko, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangako iyon. Alak-ala sa inyo! Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Aksang sangit at dito'y nakapsan hindi nabasa kayo. Isunod lang ko na, Apo, agyaman kami ta ang kapay nga nagsubli. Ang mga ga natin ka agsubli, Apo. Agsipot ta ato pa'y nagiti kakabagyan mi nga masapol ng isalakan. Agsipot nga ato pa'y nagiti Kristiyano nga masapol ng matalim na tipa nagsarbi. Ato pa'y nagiti Kristiyano nga naglabi iskat dapat agsubli na, Apo. Ato nagiti Kristiyano nga ato ilumlumtong dagabasol, Apo, agbabawi na pailalag. Kita niyo kakapsan, ibong daway ngayon ni Apo Diyos. Grabe. No analyze yung data. Grabe pa nang ipatpatim ni Apo Diyos kan ka. May kanakapail ang tigong daway. Tap nun at supli ka kan kwa na palakpang at ay maniwa. All your trials here on earth faded in comparison to your reward. Anya ko man, di pang ipatpadaan. Tay naawanan ka lang, di kasapulan, hindi? Ngam di jay ko nana. Oh, may call on Father Abraham to reward this crown of life,
to Janila. Tan 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 tan. May asa congregation to stand up. Ako grabe. Ang daming mga anghel. So garapay na kapsan. Ngayon ton ko na na chini at pasawa na na. Kan awagol ti gulgunan. Tumakten ti riri-riri mga namati. Palakpaka din ni chini. Nakapagpalinahin. Uray mga ano ti panlupok ti panagbiyak na. Itan! Nagraksakin na. Itan palinahin. Iti sige niya. Thank you Lord. Hallelujah. Isorong ko ti Sunday school na ito. Maapay nga tati correctable crown, crown of rejoicing, crown of glory, crown of righteousness, crown of life. Ang gandang topic ito, mga kapatid. Stay away, for you know neither the day nor the hour. Hanta yung maambuti uras karap sa tipanang sublin niya. Ang Jesus, isong masampul nga patalik kayo. Maudi ng versikulo, habang nga ang na ito. Habang inihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at nakapagligtas na si Jesucristo. No orayen ti inanama ng asa ken panagparang ti mangisalakan kada tayo na iso ni Apo tayo Jesucristo. And this is the hope of the church, my beloved. Gawanit man na tumagdar tayo amin, ayatan niya karasa. Ngaururayin iti kinagasa, iti panagparang asidadayar ti Diyos na iso ni Apo tayo nga Jesucristo. Mabalik na nang nanod yun, pastor, nagbayagan yung kasabay, hindi umayon ni Apo Jesus, umayon ni Apo Jesus, umayon ni Apo Jesus, na maging gana na ta, kas hindi ko na tireklamo din ititawi din. Kan kas doon pa lang tireklamo din ititawi aralal tao. Ngem ko na ni Apo, ko na ni Pedro, saan na namayama ni Diyos, alay ni Karkarina. Ngem ko na na agururay nga siya angs, tapon amin ko mga tattao, ket agturunda, iti panagbabawi. Kanabsat iti na ito'y nabigat. The Lord wanted Christians to be stronger. Kaya ti Apo nga papiksal na iti panagserbi, na antayong nga maupay, ayatay nga kanabsat. The Lord is always there for us. He wanted to emphasize that Jesus Christ will return soon. Laglagi pa tayo pagkapsa. And one people, one Christians, to stay strong in serving the Lord, whatever it takes. So murat kayo man kala itong makararang, Apo Diyos itangal daw. Agyaman ang karagalisa sa ulo. Pinalagi patak itangal daw. Ket pakawalin na kada gini pagkurkurang at ket ka. Manipun itangal daw Apo, papiksaan na. Saan mo ka din ipalubos na mapukaw at di panagserbi ket ka. Ket uray na niya di mapaspasama Apo. Agtuloy ang nagserbi ket ka. Sikati Bianco, sikati Namnama, sikati Ari di Bianco, sikati Bantalka, inakot ko di Bianco kenka, itinaga na ang Jesus. Amen. Makatugaw tayo ba? Unong ilayon tayo, neto ilaramin tayo, no? Bigay tayo na musgar, karamsak nga. Tapuskan nga mag-iwaris di tinamay ko ni Pupa kasi punta for Sunday na taro kaya tayo bak ni Pastor Jung ang bahay di panangagaw na tayo ko yung marami ko sa nawa niya katulog ko tayo ang aming kamsa ito ang mga naway tapos panangwag yung tayo iti inindak lang nga ayak kaya ang kangasit ni Diyos naawad tayo habang ulit di panangipakita ni Apo tayo sa Kristo sa cross ni Calvario. Marami din tayo man dating ang nakuhan di panagyaman kasi idululong na ligiti mga
karamat di barisan presiden tayo bansa na elemento kata do you want to change my heart of God as we continue to offer our life to Jesus. Sing his prayer to me. Change my heart.